The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad. Good evening, Ted at Cha. Hi. Good afternoon. Tama ba kami, Pastor? Doon ka nga pinanganak, no? Tugigaraw. Mali, Cha. I grew up in the States. Ay. In the States. Saan sa States? State of Calamity. Sa evacuation center. Ikaw talaga, Pastor. State of shock. Hindi, kabanatuan tayo. Ay, kabanatuan. Ba tayo napunta ng Tugigaraw? Ang layo. Kabanatuan pala. Oo. Malapit na yata yun eh. Ha? Magkalapit ng malayo. Malayo. Malayo ang kabanatuan sa Tugigaraw. Kabanatuan. Ang Bulacan lang alam mo sa Norte. Kaya dyan, nga eh. Oo nga. Okay, Brad. Good morning. At marami na nag-aabang. Gaya nga ni Nanay Emilio kanina. Kung napakinggan mo, very inspiring, no? Oo. Yung iba kasi na nakikinig sa atin, nanonood sa atin, yung Bible verse, kung akmang-akma sa kanila, sinasabi na sana matawagan ako kasi bagay na bagay sa akin to, tamang-tama sa akin ito. Opo, at praise God, ating nakapanayam si Nanay Emilio na isa po ding living witness sa katotohanan po ng magandang balitang hatid na The Daily Brad. Okay, Brad? Yes, Brad, Ted. Yung salita ng Diyos po ay talagang food for the soul. So may mga narinig din ako, pinipicturean, sineshare sa Facebook nila. Kaya we're taking the time, talagang maganda na magandang image po sa mga Bible verse natin para ma-i-post nyo rin po. Happy viewing muna kay Grandma Zenny Tamayo. Kahapon nag-baby dedication ako sa anak nila Anthony at Roque. Yan, Anthony. Thank you so much for giving me the opportunity. Happy viewing din kay Ronnie Talban, ang magdadrive sa akin ngayon sa speaking engagement ko sa Tarlac City. Nananawagan din po si Tatay Totoy Guanyo, may pinsan na namatay, si Mang Sidro de Guzman na taga Canada. So Tatay Totoy Guanyo, best friend daw niya yung pinsan niya. Talagang the last man standing, Brad, Ted, Tatay Totoy Guanyo. Yan. Yun! So, atin din ni Tatay Totoy, yung dawang best friend niya, Brad, Ted. Sa makabilang buhay na. Naku, Tatay Totoy. Pero Tatay Totoy, dyan lang po kayo. Relax lang po kayo dahil definitely may mission pa po tayo sa buhay. Yan. Yes, puting na puting. Pinag-uusapan po natin yung paglaban sa hamon ng buhay. At sinasabi nga po natin, marami tayong kakaharaping challenges dito sa mundo na to. Hindi naman yung pinagkaila ni Jesus nung sinabi niyang, in this world, you will have lots of trouble. So, hindi po to trouble-free life na pag ikaw na kay Jesus, sitting pretty ka na lang. Hindi po, hindi nga to yung final destination natin, lagi kong sinasabi. No? Isa po sa mga heroes or bayani ko sa faith ay itong si Apostol Pablo sa New Testament. Ang tindi na to, Cha. Brad Ted, ang tindi ng pinagdaanan na to. Lagi siyang nasa prison, madalas. Falsely accused, pag nag-preach ng gospel, ikukulong, ipa-flag siya, yung papaluin na parang si Kristo. Day and night, exposed siya sa death threat. Sabi niya, many times din siyang pinalo ng mga rods, na shipwreck, tatlong beses po na shipwreck. Ha? Nasa open sea, okay? Isang buong gabi, isang buong araw. Matindi po ito. Sabi niya, madalas siyang walang makain, hunger and thirst. He has been out in cold and naked. Sabi po niya sa 2 Corinthians 11:27. And saan katutak po na pressure sa mga concern niya? And one time po, habang siya nakakulong, sumulat po siya sa kanyang minementor na si Timoteo. At nafe-feel niya, ito na yung magiging dulo ng kanyang buhay. Siguro may revelation siya kay Lord. At alam natin na few weeks or months after this, siya po ay pinugutan ng ulo at nakakalungkot man po. Yan po yung ending ng isa sa pinakamatinding disipulo ni Jesus na si Apostol Pablo. But again, alam niya na hindi rito sa lupa ang kanyang final ending. Sa langit, kumpleto patata siya ron, glorified body. Ito po yung sinulat niya na encouragement sa kanyang minementor. Ikadalawang Timoteo 4:7, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. In English po, ang ganda ng tatlo, very short and precise, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.
Very important po itong ending words na itong ni Apostol Pablo, because sinasabi niya, may laban, hindi niya dininay na may laban. May mag-oppose lagi sa Diyos. Laban sa pangloob, yung internal, yung nagdidikta sa iyo na gumawa ng masama, ng mali. Alright? So, nalabanan daw niya yon. And not only that, ito pong kanyang goal, yung race, yung kanya pong tatapusing paligsahan ay natapos daw niya. Hindi siya natulog sa pansitan, sa gitna ng karera. Hindi siya nag-U-turn at tumakbo sa ibang karera. Hindi siya nanatili sa detour o sa dead end. Tinapos po niya yung karera na nilatag sa kanya ng Diyos. At lastly po, yes, kept the faith. Alam niyo po, at the end of the day, it's not how we start our journey spiritually. Marami yung kilala, Brad Ted, for more than 20 plus years na akong Kristiyano. Ang dami kong nakilala, on fire kay Lord. Ngayon parang, ba't naging ganun yung buhay niya? Ba't ganun na yung pamilya niya? Ba't nandun na siya sa addiction na ganun? It's not how we start our journey spiritually, but how we finish. Alam niyo po, si Apostol Pablo, na i-picture ko na sa langit, sinalubong siya ng kanyang ama sa langit at pinalakpakan siya, well done and good and faithful servant. Yan po ang goal ko, at sana maging goal nyo rin one day. We're only here for the applause of one audience, and that is God. Madalas po, marami tayong piniplease na tao kahit mali na yung ating ginagawa. Huwag po ganon. Ang i-please lang natin ay si Lord. Lord, matutuwa ka ba sa desisyon na gagawin ko na to? Matutuwa ka ba sa gagawin ko na to sa asawa ko? Matutuwa ka ba sa gagawin ko sa anak ko, sa negosyo ko na to? Because we're only here for the audience of one and only God Himself. At pag na-delight siya, sasabihin sa'yo pagdating mo sa langit, well done, good and faithful servant. Yan po ang aking dalangin sa ating lahat. Again, ulitin ko po, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 4:7, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Panginoon, salamat po sa ehemplo ni Apostol Pablo. Maaring sa mata namin dito sa mundo, ang pangit ng ending niya, pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya. Pero Lord, siya ngayon ay nasa heaven, kumpleto ang pangatawan with this glorified body, at kasama ka throughout eternity. So Lord, huwag kaming mamuhay dito sa lupa na people pleaser, na kahit illegal, immoral, mali, ay gagawin namin dahil gusto naming ma-please unang aming sariling makamundong pagnanasa at ang mga nasa ng iba. Lord, tulungan niyo kami, ikaw lamang ang aming i-please. Sa iyo lamang kami, Lord, nakatuon kung paano ka namin mapapaligaya and no one else. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa mga tao nakikinig, na gagawin ng tama at patas. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po, maraming salamat sa araw na ito, and we pray para po sa kaligtasan, para po din sa pagmimisyon lagi ni Brad Jeff at ng kanyang pamilya. Lord, alagaan niyo po siya, at muli, salamat po na marami sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad sa pamamagitan po ng inyong banal na aklat. Lord, salamat po sa mga nagmamalasakit, sa mga tulad po ni Nanay Emilu na nakikibaka sa hamon ng buhay. At ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Okay, Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. And maligayang bati, no, sa Rebuild City Church sa unang anibersaryo. Opo, it's happening on Sunday, Brad Jeff. Salamat na marami. Maraming salamat, Brad Ted. 9 a.m. yan, Brad Ted. See you and cha sa Fairmont Hotel po yan. Please join us as we celebrate din po. Mamaya, Brad Ted, alauna, nasa Tesis Grill Roasters Restaurant, Tarlac City. Ako pinaimbitahan mag-speak sa group of pharmacies. So magkwentuhan tayo mamaya, alauna, about purpose in life. Makita-kita po tayo. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you, serving the people, Brad Jeff Ellis Copides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.